Hello beautiful soul, welcome back to my channel. At ito na naman ang iyong Ate May Chiang Ai, may from Japan. Parang kulang ilaw natin, okay? I hope nabigyan ko ng hustisya yung ilaw natin. Okay, maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bago dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat sa mga nagtiwalang nagpa-personal reading. Ano? Salamat sa inyo. Kung gusto nyo ng personal reading, nasa baba po ng video ang description below. All the details is nandiyan po. Okay? Salamat din sa mga nakakataba ng puso ninyong comments. No? At dahil halos lahat kayo is resonate. No? At keep comment lang yung energy nyo is naiiwan dyan sa baba. Pati pangalan nyo, binabasa ko talaga. Makakuha ko lang mga energy nyo, mga kabayan. Okay, Capricorn, this is a general reading. No? Hindi ito lahat is para sa'yo. No? Then, syempre, maaring itong energy na nakuha ko is sa'yo o sa person mo. Okay? Okay, alamin natin kung ang taong nakakonect kay Capricorn. Sino ba ang taong nakakonect kay Capricorn? Taong nakakonect kay Capricorn. Anong nararamdaman mo kay Capricorn? Ano ang intention mo? Alamin natin ano ang intention niya sa'yo. At syempre, alamin din natin kung ano ang behavior niya sa'yo. O anong tingin niya sa'yo. Ganyan. And then, syempre, alamin natin kung ano din, Capricorn, ang nararamdaman mo sa tao na to. Syempre. And what is the blind spot? O yung hindi mo alam sa connection ito. December 2023. No, lahat yan isa-isa natin. And then, i-confirm din natin. Syempre, alamin din natin ang iyong energy for the month of December. Syempre, universe, ano naman po ang ma-advise mo sa ating Capricorn, no, for this month of December 2023. And then, syempre, overall energy mo, Capricorn. Ano? Alamin din natin. Tao na nakakonek kay Capricorn. Tao na nakakonek kay Capricorn. Ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Show me. Show me. Oh, ang dami mong gusto mong sabihin. We have the Emperor. Oh, very emotional. Oh, yung partner kayo, oh. Ay, hindi pala. Pero very emotional. And then, nararamdaman sa'yo is mahal na mahal ka niya. Gusto kanyang alagaan, gusto kanyang suportahan. I'm very caring and loving and tender, gentle kasi ito, no? Yan, super emotional. Kumbaga, eh, nararamdaman niya sa'yo, I trust you. I trust you. Kumbaga, ganyan. I trust you, Capricorn. Super love. And I focus ako sa'yo. Okay lang na kontrolin mo ako. Ganyan. Yun. I will protect you, ganyan. Something. Wow. I give what you want. Oh my goodness. Yun ang iyong kanyang nararamdaman sa'yo. At parang nakikita ko dito nararamdaman niya para palagi kanyang iniisip. Palagi kang nasa isip nitong tao nito. And then, they want to carry you, ganyan. Gusto kita alagaan. Gusto kita mahalin. Ganyan, as in. Bibigay ko yung kailangan mo, as in, ganun. Okay, ano naman ang intention mo kay Capricorn? Ano naman ang intention mo kay Capricorn? What is your intention? Show me. Thank you. Ang naman, dalawa talaga. Mahal na mahal ka nito at dalawa-dalawa pa talaga. Ang intention niya sa'yo, actually, syempre, Diyos ko po. Ikaw ang mundo ko. Intention niya, gusto niya na palagi kayo magkasama, palagi kang nasa mundo niya. Maybe sa iba, parang gusto niya palagi na, hindi ko alam kung kayo is magkalapit, nag-uusap, or ano man, o bihirang mag-usap. O kaya naman, nasa iba kayong parte ng place, o mundo, as in, or sa ibang lugar, travel, ganyan. Kasi travel is the word, eh. Or tapos sword is, ano nga, ganon. Then, gusto niya, ganon, something, ano, na gusto niya kalay kanya kasama sa travel niya, kasama kanya sa world niya, gusto kanya makita. Then, intention niya sa'yo na, I always be there for you, ganyan. To support you sa mga problema mo, sa mga, intention niya na, to heal you sa mga sakit,
na mararamdaman mo sa mga hirap pasan mo sa likod mo. As in, kung may back pain ka, mamasahihin kita, something ganun. Ang nakikita ko sa kanya, no? And, so, and intention niya sa'yo na, as in, gusto kanya, as in, you are my achievement, ganyan, you are my achievement, you are my success, ganyan, wow, God. At syempre, ano naman ang behavior toward, no, anong behavior mo toward Capricorn, what is your behavior toward Capricorn, oh, behavior mo, God, why, the Three of Swords? Bakit? Hindi ko maintindihan. Nasasaktan? Nalulungkot? Nagdadamdam? Confirm natin ha, pero hindi ko alam, unexpected emotion. Minsan nakakaramdam ka ng sakit. Ganun? Behavior niya sa'yo? Or ikaw Capricorn ang nasasaktan sa person mo, ganun. Or, ikaw naman, yung tao na nakakonek kay Capricorn, o ikaw yung feeling mo, nasasaktan mo si Capricorn. Dahil nga, maaring hindi kayo ganun nag-uusap, magkasama man kayo, o magkalayo kayo, hindi kayo nag, parang kulang ka sa communication. Oo, ando tayo na mahal, nagmamahalan kayo, ganun. Oo, mahal nyo isa't isa, ganyan. Maaring kulang kayo sa communication. Kaya, ano, pareho kayo, both of you, is nasasaktan, ano. Kasi hindi nyo alam yung both na nararamdaman, eh. Yung nararamdaman nyo in each other, you know, maaring ganun. Or maaring naman, hindi kayo showy, you know, maaring ganun nakikita ko, no. Kasi, the emperor is not showy her feeling, his feelings, eh, ganun, you know. Maaring ganun, pero both of you, doon kayo nasasaktan. Kasi hindi nyo alam yung iniisip nyo isa sa isa at isa. Maari ah, don't know, pero hukontrol pa rin natin. Tao, Capricorn, anong nararamdaman mo sa tao na to? Anong nararamdaman mo, Capricorn, sa tao na to? Ay, ano to? Okay, the devil in reverse. Okay? Nararamdaman mo sa tao na to is something free. You are free. Malaya ka sa tao na to. Siguro nga, feeling mo malaya ka kasi maaring hindi nga kayo gaano nag-uusap, magkasama man kayo, o magkaiba kayo lugar, o pero hindi man kayo nag-away, para hindi kayo, kulang kayo sa pag-uusap. Maaring ano, kaya feeling mo you are free, parang something ganun. Ano ba? Independence. Try natin na i-confirm natin to. And then what is the ang hindi mo alam sa connection ito, o the blind spot, no, in this connection. Ano ang the blind spot, ang hindi alam ni Capricorn sa connection ito? What is ang hindi alam? What is the blind spot in this connection? The blind spot in this connection. Show me. The blind spot in this connection is happy. Happy ako nakasama ka palagi. Happy ako kahit hindi tayo nag-uusap. Siyempre, happy ako handiyan ka sa tabi ko. And siyempre, happy ako I love you and I support you. Ganyan. Ako yung friend mo. Ako yung tutulong sa'yo. I-share ko yung lahat sa'yo. I-share ko yung cups ko, ganyan, as in. As in, ganun. You are, kumbaga, ikaw, ako yung magiging love and close friend mo, no, na magbibigay sa'yo ng support to success you and victory sa life mo. Sa life natin, ganyan. Oh, my God. Yun, ang kanya, ano, the blind spot in this connection. Okay, and syempre, what is your energy, Capricorn? This month of December 2023.
Thank you. Oh, God. The Lovers, your energy. The Lovers in reverse. Your energy, siguro sa super hard work mo, kailangan mo muna magkaroon ng self-love. Okay? Self-love, ang iba dito, as in, energy mo for this month of December, maaring magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan with it comes sa loves mo o sa person mo. Nakita ko, may mga hindi kayo pagkakasunduan. Ayan, may mga konting misunderstanding o kasi parang kulang ha kayo sa pag-uusap. Yun ang pagkakakita ko, ha, pagkakaano ko. Parang ganun. Kulang sa inyo is communication. Either na magkasama man kayo, hindi taring talaga totally kayo nagsasabi ng true feelings to each other. Oo, halimbawa, mag-asawa kayo, o mag-boyfriend kayo, girlfriend kayo, or magkahiwalay man kayo. As in, hindi kayo, as in, more open to each other. Ganun nakita ko, ah. Let me see. Maaring di sa conflict, ganyan, misunderstanding, hindi, walang mga, may mga hindi pagkakasunduan with the lovers, with the family, with sa trabaho, sa kaibigan. Okay, confirm pa natin. Maaring ganun na. At ano naman ang advice sa iyo ni Universe? December 2023, advice ni Universe. Nakita ko dito, self-care. Ano, recharge. Okay. Ay, dalawa siya. Advice sa iyo is make a decision. Okay? Be patient sa lahat ng mga magiging decision mo. Okay? Kung kayo is mag-aaway, isipin mo muna ng maigi. Kung kayo makipag-communicate and open heart to heart, isipin mo muna ng maigi kung makakasakit ka ba o hindi. Isipin mo muna ng maigi kung ano yung mga dapat mong sabihin. No? Kumbaga, kung hindi man doon, sa ibang sitwasyon man ito o sa trabaho man ito, sa family, sa mga kapatid, sa anak, sa magulang or something, kung ano man yan, is be patient to choose yung mga sasabihin mo, no? Yung mga kung makakasakit ka ba o hindi, no? Kasi magkakaroon ka ng indecision eh, ng mga ano, maguguluhan ka. Pero trust your intuition lang ha, and trust your intuition to make a decision right ha, ganun, as in ganun ang gawin mo. Tsaka focus sa mga lahat ng gagawin. Make a new ideas, ano? Kasi nakita ko dito magiging very look forward ka sa future, ganyan. And then nakikita ko na gusto mong makapag-communicate as in sa mahal mo sa buhay, family man iyan, sa lovers mo man iyan. And nakita ko, you want more communication and parang palagi mong gustong siyang handugan ng love, ng hindi man sa love mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa friends mo, sa coworkers mo. Ganun nakita ko kasi you want to give love, you want to give something very special, ganyan. With love, ganun. Kahit ano man yung gusto mo, basta o paramdam, ipaparamdam mo sa kanya na love mo siya, ganun, maaring ganun. O you want to take something, you want to take somebody, o love mo, o yung kung sino man yun. Ganun, na basta ganun, i-express mo yung feelings mo. Express what you feel. Ang nakikita ko dito, ha, advice siya dito. Express what you feel, focus, and be creative, make a new ideas, choose right, okay? Be patient, okay? Ang overall total po ni Capricorn, paulit-ulit naman sa Ate Aimee. Kailangan kasi mga kababayan, nag-iisip din si Ate Aimee, ha? At naku, minsan ay nabablanko po ang ating intuition. Okay, ano pa ang overall energy ni Capricorn for the month of December? Wow! Be happy! Yes, take a look at this. Ang ganda, di ba?
Yes, o di ba? Ang overall energy mo for the month of December, syempre, I love my family. This is my wish come true. This is my home. This is my satisfaction, happiness, joy, and kumbaga, enjoy a beautiful together with your family, friend. As in, tatakbo ang love sa buhay mo. Didepensahan mo siya, poprotektahan mo sila. As in, sa mga tao na nasasagupa sa kanila, sa mga tao na mga api sa kanila. Ganon, friends man iyan, family man iyan, anak man iyan, kapatid, co-workers man iyan. As in, ganon. Oh, ganda. Okay, let me see. Queen of Cups and the Emperor. Tao na nakakonnect kay Capricorn. Queen of Cups and the Emperor. Ang nararamdaman mo. Why? Why? Queen of Cups and the Emperor. Oh, thank you. The Empress. Ten of Pentacles. Okay, nararamdaman mo sa kanya ay a good foundation, support with money. Nararamdaman mo sa kanya na when it comes, ano ba ito? Good connection with your family, ganyan. A luxury. Good family life. Yun ang nakita ko sa'yo. And then, but ano ba ito? Empress in reverse. Nararamdaman mo is parang iniisip mo siguro na itong tao na to na si Capricorn is may pagkamakasarili. Yun ang nararamdaman niya. Pero it's think niya lang yun ha, Capricorn. Na. Yun lang ang nasa isip niya. No? Kasi nga, maaaring hindi nga kayo nag-uusap. Kaya nararamdaman niya na siguro makasarili to si Capricorn. Siguro, kasi ang cold-cold niya sa akin. Ganyan. Siguro medyo ano kayo sa communication, nararamdaman niya na parang malamig ka sa kanya. No? Yun, maaring ganun ha. And then, let me see. Yun ang nakita ko. Okay, bakit naman the Ten of Swords and the World ang kanyang intention? Bakit po ten, the World and the Ten of Swords ang intention mo sa kay Capricorn? Why? Okay, intention niya sa'yo is the strength. Intention niya sa'yo is malakas ang loob. Lumalakas ang loob niya with it comes sa'yo. Lumalakas ang loob niya kasi kasama ka niya. No? Kasi katabi ka niya. Kasi alam niya na susuporta mo siya. Intention niya sa'yo na kasi wini-wish ka niya actually sa taas, no? Na maaring they thank universe saka sa mga star na ibinigay ka sa kanya, no, Capricorn? Thank you kasi eto yung truly bless ako sa iyo, universe, kasi alam ko na eto yung para sa akin na bigay mo, no? Na I trust you. And I trust this person. Trust ko, may trust ako kay Capricorn as in. Ang intention niya ganun. Na I trust you. Alam ko, there's in my clarity na ikaw ang bigay ng taas sa akin. No? And then syempre, ikaw yung lakas ko. Ikaw yung determination. Tsaka ikaw yung power ko. Yun ang nakikita ko sa kanya ha. Alam mo, ang bait ng person mo. So nakita ko ha, ang bait niya. Pero bakit kaya ang behavior niya is nasasaktan siya? Bakit ang behavior mo is Three of Swords? Tao na nakakunan kay Capricorn, bakit Three of Swords ang behavior mo? Thank you. Reverse to isa. The Knight of Pentacles in reverse and the Seven of Swords. Okay, feeling niya, intention niya, kasi nga nasasaktan siya.
Kasi nga maaring kulang ka sa communication, ganyan. Hindi niya na-express yung feelings niya sa'yo. Hindi niya alam kasi kung ano yung nararamdaman mo. Behavior niya sa'yo gano'n na baka this is not stable, ganyan. May ano siya siguro, may something doubt na mahal ba talaga ako nito? Ganyan. Maaring umiiyak ka din. May something, hurt, pain, cry kayong nararamdaman sa isa't isa. No? Kasi kulang ka nga sa communication. And then, syempre, behavior niya sa'yo is, yun, I want, poprotektahan kita, ipaglalaban kita, didepensahan kita, naniniwala ako sa kakayahan mo, ganyan, as in, strong will. Yun ang ano nakita ko dito. At syempre, bakit naman po the devil in reverse? Ang Capricorn ang nararamdaman mo sa tao nito. Yung iba dito ang nararamdaman mo dito sa tao nito, Capricorn, is the devil in reverse. Ano? Yung iba dito, it means that releasing. Nirelease mo na yung tao na to sa... Kasi parang something maybe yung person na to is... Kasi 'di ba devil is a toxic person, toxic energy, maaring ganun 'di ba? Maaring itong tao na to is may pagka salbahe. Basta hindi magandang, since may toxic energies, addiction, alcoholic, gambling, love of material world, temptation, mga ganun. O kaya, ito yung tao na to nag-holdin back na mag-change ka to your best version mo na maaring ganun. O kaya naman, maaring ganun din, nararamdaman mo sa kanya is nirelease mo na yung ganun. Maaring sa iba ha, ganun na, sa iba ganun. Sa iba naman, nararamdaman nila na yung tao na to is, I'm free. Parang, pwede kong gawin yung gusto kong gawin. I'm relaxed, kumbaga. Yun ang nakita ko ha. Yung iba as in, nirelease nila yung sarili nila sa tao na to. Ganun na nakikita ko. Let me see. Pero hindi kayo lahat ganun ha. Kuhanin mo lang kung ito yung energy mo. Sinabi ko lang yung mga possibilities na maaring ganun sa iba, maaring ganyan sa iba, ganyan. Ano? At bakit naman the devil in reverse ang iyong nararamdaman sa tao na to, Capricorn? Bakit? Show me. Okay, thank you. Bilang nagwala eh, no? Temperance reverse. Five of Cups. Oh, okay. Ang nararamdaman mo dito is... Oh God, maaring nga nag-iiba dito is toxic tong tao na to, no? Kaya nirelease mo yung sarili mo dito. Yung iba naman, syempre, nakakaramdam ng free when it comes ito sa tao na to. Kasi, kumbaga, ano, kasi hindi nga kayo nag-uusap. Maaring gano'n, no? Well, iba naman is a good way. Good things. Iba naman is a bad, ano? And then, nakita ko dito, nararamdaman mo sa kanya na pinagsisisihan mo itong tao na to. Na na-meet mo o may mga something happen sa inyong dalawa na nasaktan ka with the Three of Cups o nasaktan kayo both with the Three of Cups. Kaya, ang nararamdaman mo dito sa tao to is sisingsisi ka na nakilala mo siya, nagkaroon ka ng regret, disappointment na, o kaya naman is nagkaroon kayo ng something hindi pinagkakasunduan, hindi kayo nag-uusap kasi, or mga hindi napagkakasunduan. Kumbaga, yung relasyon nyo maaring imbalance o kaya naman may mga pagtatrato o alitan to something, maaring yung isa dito is gastador o may mga, sabi ko nga sa'yo, toxic na no, maaring ganun. O mahilig sa material world, maaring ganun. No? Pero hindi kayo lahat. But it comes to mass in a good way sa nakita ko, nasasaktan, nagkaroon kayo ng something misunderstanding na hindi pinagkasunduan kasi there's something happy na parang
meron kayong mga pangarap siguro na hindi yun natupad o hindi nangyari sa buhay nyo, o may mga promises na hindi umayon sa gusto nyo. Maaring gano'n na, no? Ang nakita ko, bibigyan ko kayo ng mga good possibilities, no? And then, maari din na sa mag-aasawa, maaring sa hindi kayo nag-uusap gaano, hindi nyo na-express yung mga feelings nyo sa isa't isa, maaring nakakaramdam kayo na nagkakaroon kayo ng disappointment dito sa tao na to, no? Yun ang naramdaman mo na, nakadisappoint naman tong partner ko, parang they won't show yung true feelings niya, tahimik lang kasi siya, parang hi-ho lang siya, parang gano'n, no? Maaring gano'n, no? And then, maaring hindi mo siya naiintindihan sa mga kilos niya, sa mga showy niya, no? Maaring gano'n, no? Then, in other words, sa mga magkakahiwalay, gano'n, no? As in yung kanina in-explain ko. Baka sabihin niyo po, ulit-ulit naman sa Ate Aimee. Okay, let me see. At bakit naman ito ang the blind spot sa inyo, sa koneksyon ito. Three of Cups is the blind spot. Maaring the Three of Cups din kasi is maybe third party, ano? Or maybe other person. No, maaring gano'n. Tingnan natin. Bakit Three of Cups is a blind spot in this connection? Bakit? Show me. Thank you. Oh, the Knight of Pentacles. The Knight of Pentacles and Three of Pentacles. Okay. Ang nakikita ko ito, ang hindi mo alam in this connection is, kumbaga, they want to support you, they want, gusto ko ng teamwork sa'yo. When it comes sa financial, I help you. No? Hindi lang ikaw ang tataguyod niyan, kundi kasama mo ako sa pagtaguyod, no, ng magpag-build ng foundation na to, pag-build to grow itong relasyon na to. Ganun nakita ko, no, itong business na to, itong happiness na to, itong family na to, yun nakita ko. Okay, sa lahat is ano kayo, teamwork, ganyan na nakita ko ang gusto niya, no. Hindi man kayo nag-uusap o hindi man kayo o magkahiwalay man kayo, ito yung nararamdaman niya. Ito yung the blind spot in this connection, ano. At syempre ang energy mo is the Lovers in reverse. Why? Why the Lovers in reverse? Thank you. Okay, ang energy mo is pagkakaroon na hindi pagkakaintindihan to each other. Pero, magbibigay pa rin ako ng support sa'yo. Still, pa rin ako magsusuporta sa'yo. And, syempre, advice. And, iba dito may pagka-older woman, mother, or grandmother, no? And then, syempre, I want to be honest pa rin. No, nakita ko ito. Magiging honest ka. Ang energy mo is to be honest, to support and give advice to each other. With it comes sa loves mo, sa family mo, sa mga kapatid mo, o kung kanino-kanino man yan na nakita ko ito. And you will be honest. Magiging fair ako. Hindi ako magiging bias. And I will protect. No, ganun. Protective. And then, with the six of, magiging success ako. Ang energy mo ngayon, this December, I will be success when it comes to family, when it comes to money, when it comes to stability. Magiging success ako, gagawin ko lahat. No? As in, victory and success, maibalik na yung confidence ko, strength. Kasi makita ko dito, maibabalik mo yung confidence and strength mo. And also, syempre, ang nakita ko to is ang energy mo is may makikilala ka. Capricorn, makikilala ka. Or magkakaroon ka ng more confidence or magiging kang higher level when it comes sa trabaho mo, when it comes sa loves mo, o sa family mo, o sa mga kapatid mo. Ganun. As in, magkakaroon ka ng level up sa sarili mo. Ang nakikita ko dito. Yun.
Pero syempre magkakaroon pa rin ng mga hindi pagkakasundo. Ano na sinasabi ko sa iyo? Magkakaroon pa rin ng imbalance na mangyayari sa sitwasyon ng buhay mo, okay? Ano to? Napapaano ko ng hininga. Seven of Cups and ano? Ang iyong advice, Seven of Cups and the Page of Cups. Emotion to ah. Why? Universe. Thank you. Okay. Siyempre, make a new beginning. Tapusin ang mga hindi dapat. Ay, tapusin ang mga hindi na dapat. Na ipagpatuloy, no? Nakita ko dito. And then, manifest whatever you want, no? Sabi dito ni Universe. Kasi, nasa iyo lahat eh. Nasa sa iyo lahat. Understanding, loving, care. Kasi you are the magician, ano? Nakita ko dito. Kumbaga, lahat kaya mong gawin. Lahat ng imamanipus mo, magkakatotoo. Lahat ng i-design mo, magiging wow. As in, makukuha mo. No, nakita ko dito. And then, tapusin na yun dapat tapusin. Siyempre. Be loving, ganyan. Mahalin mo. At huwag kang maguluhan. No? Kung ano lang yung meron sa'yo na ibibigay sa'yo, Universe, go ahead. And then, focus. As in focus. Huwag maguluhan. Okay? Huwag maguluhan sa mga sitwasyon na darating. I-accept mo lang i-accept. Magkaroon man ng something sudden change. Nakita ko ito magkakaroon ng sudden change. Magkaroon man ng mga sudden change na masama man yan o mabuti. Thanks pa rin tayo sa taas. Ano, nakita ko dito. And then, as in, magkakaroon ka na marami pa mga new ideas na gusto mong gawin, i-force mo ito, no, sa nakita ko, at huwag mong tatalikuran. Force mo lang yan. Kung gusto mo ng new ideas, gusto mo makapag-communicate more pa sa partner mo or sa mga nakapaligid sa sa'yo, ganun, more. Or may more ideas ka pa para to grow yourself, to grow pa ng yung business mo or yung gusto mo mag-ibang trabaho, why not, di ba? Para kasi you manifest talaga all. Okay, your overall energy is the Ten of Cups. Why? Ako, ang haba na nito. Sorry ah, Capricorn na. Okay, Queen of Cups. And syempre, ang energy mo is to love. Okay, to love. My family, home, happiness, joy. And syempre, very emotional, no? Very sensitive and nurturing. Yun, imaginative. More imaginative, more learn, more knowledge. Magiging okay, no? Marami ka pang pag-aaralan, maraming kang gustong matutunan, no? When it comes to business, when it comes to your life, when it comes to family, when it comes to mga anak mo, when it comes to growth, who you are, no, to grow you, to nurturing sa family mo, sa mga anak mo, sa nakapaligid sa'yo, ganyan, sa trabaho mo. Yun, nakita ko dito, yun ang energy mo ngayon, na more learn pa, no, more love pa, ang nakikita ko, more, yung mga wish mo talaga as in, makukuha mo eh, nakikita ko dito, no, more harmony, more stability, as in, kakaroon ka ng mga satisfaction. Ito yung mga fortunate outcome mo. Okay? And that is for you for today, Capricorn. I hope is kahit paano nakatulong ako. Medyo mahaba lang talaga yung daldal ni Ate Ayme. No? Pasensya na. And I love you all. Take care. Namaste.